Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Meron po akong program sa radyo 7:30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday sa DWBL 1242 kHz. Sa akin pong Facebook page, hanapin nyo yung Patnubay sa Kalusugan at ugali nyo i-like at saka i-share. Ganon din sa aking YouTube channel, hanapin nyo yung pangalan ko, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para mapanood nyo yung topic na gusto ninyo. Yung lalo na kung may sakit kayo sa diabetes, high blood o ano pa man. Marami pong topic doon, mamimili kayo. Ako po si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree at nag-aral po ng public health at nagtapos ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa San Diego, Escondido, California. Nag-attend ako ng seminar about natural medicine sa Weimar Institute at alternative medicine sa Palm Springs, California. Ako po ay nagbibigay ng information sa inyo. Ang aking po kasing advocacy ay preventive medicine. More education, less medication. Ang payo ko ay magpa-check up kayo sa inyong mga doktor, anumang sakit meron kayo, para wag lumala. Iwasan natin ang self-medication. At kailangan magpa-laboratory test din kayo para matuklasan kung anong sakit meron kayo. Magbasak po kayo, dahil sabi ko, we need education more than medication. Magbasa kayo, kaya meron po akong mga libro na ito pong Healing Wonders of Water, kung paano ang tubig ay makakagamot ng maraming uri ng karamdaman gamit ay tubig na malamig, tubig na mainit at singaw ng tubig. Matutuklasan nyo sa libro na ito, 775 ito. At meron din po tayong Health and Home Magazine, ito yung mga napapahanahong informasyon sulat ng mga doktor para maging gabay natin sa ating kalusugan. Magbasa po kayo. Tulad na sabi ko, we need education more than medication. Ito ring ating Natural Remedies Encyclopedia. Naglalaman ito ng 11,000 na natural remedies. Meron 730 diseases ang tinatalakay. At meron pong 839 pages hardbook. Itong halaga nito ay 4,800, yung Health and Home Magazine ay 1,500. Magbasa po kayo kasi sa panahon ng emergency, may bigla na aksidente, na atake sa puso, na stroke, na lason, nabalian ng butoy, naapoy ng lagnat, yung anak nyo, nakalunok ng matigas na bagay, hindi makahinga, may nagdidelirio, sukatae, anong dapat mong gawin? So, kung meron kang alam, sabi nga, people perish, maraming napapahamak, because of lack of knowledge. Kaya pinakamagandang paraan para seguridad sa ating kalusugan, unawain mo kung paano ang katawan mo ay nagpa-function, ang reward ay lulusog ka, maiwasan mo ang biglang kamatayan, no? Kung nais nyo pong magkaroon itong ating mga aklat na ito, pwede po kayong mag-message sa akin sa Facebook page. Pwedeng i-deliver ito through LBC o kaya pumunta kayo sa ating opisina sa Lagman Building para makita nyo ang mga aklat na ito. Na, meron pong nag-message sa akin sa Facebook. Ito po ang kanyang message. Sabi po niya, good morning po ma'am. Ma'am Rose, tanong ko lang po tungkol sa anak ko na babae. Sumasakit po ang tiyan niya at nilalagnat. Ang tiyan niya ay parang hindi normal. Ang abdomen po niya ay normal naman, pero nakikita may tubig ang tiyan niya. Sabi ng doktor na diagnose na meron siyang colonic malignancy. Ano po ba yun? Kumikirot daw ito sa gabi. Pinapatungan daw na yung yelo. So, ano daw ang dapat niyang gawin? Ito po ang colonic malignancy. Di sabihin, colon cancer. Alam mo, ang colon cancer ay isa sa uri ng sakit sa malaking bituka at ibang bahagi ng iyong sistemang pantunaw. Ang rectal cancer naman, ito yung cancer matatagpuan sa huling 4 pulgada ng bituka. Kaya pag sinabi mong colorectal cancer, yung large intestine at saka yung sa doon sa bandang ibaba ng ating bituka.
Kaya kadalasan tinatawag itong colorectal cancer. Maraming mga pagkakataon ng cancer sa diputuka ay nagsisimula bilang maliit, hindi cancerous na bukol na tinatawag nating adenomatous polyp, no? Maaring ito'y nagsisimula pa lamang parang isang kuntil na laman, polyp ang tawag. Pagdahan ng panahon, itong polyp na ito'y magbabago, pwede ito maging cancer. Ang polyp ay maaring maliit at paglabas ay may kakaunting sintoma lang, kung meron man. Kaya ngayon, nire-recommenda ang regular na pagsusuri sa doktor para maiwasan ang cancer sa bituka sa pamamagitan po ng pagtanggal ng polyp bago ito maging cancer sa bituka. Ano po ba ang sintoma ng cancer, ng colon cancer? Ang colon cancer, ito po ang mga sintoma. Nagbabago po yung pagdumi ninyo. Maaring nagtatai ka, minsan nahihirapan ka sa pagdumi. Nagbabago ang itsura ng dumi mo. Minsan nagdudugo, may dugo, may kasamang dugo. Nagkakaroon ng dugo sa dumi. Minsan may dugo sa puwet, no? Madalas na pagsakit ng tiyan, may hilab, kinakabag, at iba pa. Natapos o nanghihina, madaling mahapo, at bumabagsak ang timbang. At parang nararamdaman mo, parang lagi kang pagod, ang bigat-bigat ng katawan mo. Ano po ba ang sanhi ng colon cancer? So, bago natin ito talakayin, itong itong colon cancer, anong sanhi, paalala mo na sa vitamin C. Ang vitamin C, ito po'y protection sa ating immune system deficiency. Tayo po ay mayroong built-in mechanism to fight disease. Pwede tayo mahawa ng sakit, di tayo mahawa sa tuberculosis, anumang nakakalat na sakit sa ating kapaligiran para hindi ka madaling mahawa, mag-take ka ng vitamin C. Sa mga merong high blood, may sakit sa puso, may varicose vein, merong thrombosis na tinatawag, intermittent claudication, ganon, maalmoranas, mag-take kayo ng vitamin C. Para hindi ka maputukan ng ugat sa utak, ang vitamin C pampatibay ng ugat, para sa ganon, ito ay hindi ito lolobo. Ang vitamin C, iyan ang ginagawa. Sa mga nagdadalang tao, para maiwas yung makakuha ka ng sakit habang nagdadalang tao ka at magkaroon ng komplikasyon sa bata, sa mga prenatal health problem, you need vitamin C. Kaya minsan mayroong pinapanganak na bata na mongoloid, mayroong pinapanganak na autistic, no? Mga abnormality sa bata, para maging manatili kang healthy na nagdadalang tao, mag-take ka ng vitamin C. To prevent katarata and glaucoma, you need mega doses ng vitamin C. At para maiwasan ang wrinkles sa balat, kailangan din ng vitamin C. Ang kailangan po natin ay 1,000-2,000 mg a day, protection sa cellula natin mula sa mga harmful molecule, tinatawag natin free radical, kaya po ang vitamin C tinatawag na powerful anti-cancer agent. At available po ito sa Lagman Building, sa ating office, at gusto nyo i-deliver ito sa LBC, pwede po. Ang isang bote nito ay 650 pesos, 100 na piraso. Meron din tayong isang yung supplement para sa utak, yung lecithin. Ang lecithin, ito'y pampaboost ng memory. Ito'y gamot sa mga memory disorder, sa mga makakalimutin, mga hyperactive na bata. Kaya para maiwasan ng Alzheimer's disease, pagiging ulyanin tayo mga senior citizen to activate our sluggish mind para mag-improve ang ating memory, bigyan natin ng lecithin ng ating katawan. Ito responsible sa mga nerve signals sa maraming area ng ating utak. Kaya kung meron kayo anak na bobo, di makapag-aral na mabuti, mahina mag-memorize, hyperactive, di natutulog na maaga, tayo naman madaling mainis, madaling magalit, anti-aging din po ang lecithin at saka fat burner. Kung nais nyo pong huwag tumaba, ipagising mo sa umaga, wala pa laman ng tiyan, inom ka ng lecithin bago kumain sa umaga at saka sa hapon. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Okay, ano sanhi ng colon cancer?
kadalasan hindi malinaw kung anong sanhi ng cancer sa bituka. Pero sabi ng mga doktor, ang colon cancer, ito ay pagka po yung malusog na selula sa bituka ay nagkakaroon ng pagkakamali sa kanilang DNA. Ang malusog na selula ay lumalaki at nahahati ng maayos sa paraan para manatiling malusog ang katawan ng tao. Pag ang DNA ay nasira at ang selula ay naging cancerous, ito'y patuloy pa rin nagpaparami kahit pa hindi kailangan ng bagong selula. Habang dumadami ang depektibong mga selula, nabubuo naman ang tumor. Paglipas ng panahon, ang cancer cell ay lalong dumadami habang sinisira ang malusog na mga tissues na malapit sa kanila. Ang cancerous cell ay may kakayanang maglakbay sa ibang bahagi ng ating katawan. Ang pagkakaroon ng namamanang sakit sa genes ay maaring nagpapalaki ng posibilidad na ikaw'y magkaroon ng colon cancer. Yung genetic, hereditary. Tulad po kami sa family ko, ang tatay ko, 7 sila magkakapatid. Ang kinamatay nila lahat ay cancer. Ang tatay ko ay colon cancer. Meron siyang kapatid na namatay sa throat cancer, yung cancer sa dila. At yung dalawang kapatid niya ay namatay sa cancer sa sikmura. Kaya ito po ay naipapasa nila sa pamilya. Kaya ngayon, ang sabi, maraming colon cancer, tulad halimbawa si Madam Cory Aquino ay nagkaroon siya ng colon cancer. Kaya ito, pwedeng ipasa niya ito sa kanyang pamilya. Kaya malaki ang posibilidad na magka-cancer ka pag meron kayong family history. Kaya dapat anong pagkain ng colon cancer? Sa kanilang pag-aaral, kailangan po kasi tayo mga Pinoy, mahilig pagka may handaan, lalo na pagka bagong taon, may piyesta, laging may lechong baboy. May mga hipon at sa mga party, may hipon, may alimango, may alimasag, may tahong, may talaba, may pusit. Ito yung magandang bonggang handaan pag merong hipon. May alimango, di ba? May mga sugpo, no? Sabi, yan ang pagkain ng mga Pilipino. Kaya tapos mahilig ka kumain ng taong. Kaya nga mga tahong na yan. Kaya po ang sabi, ang pagkain Pinoy karaniwan ay mataas sa taba. Mababa ang fiber, di ba? Pagka merong Noche Buena, nandiyan po yung mga fried chicken, mga inihaw na manok, lechong baboy, nandiyan lahat, tapos puro matataba, no? Kapag ang isang tao ay sabi, ay ano, mahilig siyang kumain ng gulay, at hindi siya mahilig kumain ng karne, ay ito po ang panlaban sa cancer. Pero pag mayaman ka sa taba, mahilig kang kumakain ng fatty foods, tapos salat ka sa fiber, salat ka sa gulay, pwede ka magkaroon ng cancer sa bituka. Kaya sa kanilang pag-aaral, kanilang pagsasaliksik, ang taong mahilig kumain ng matataba, mapatatabang pagkain at hindi sila kumakain ng gulay at prutas, yung mga mikrobyo na nakatira sa bituka ay nagiging sanhi ng panganib na magkaroon ng cancer. Ito'y pag-aaral nila. Kasi tayo po sa ating bituka, 80% merong bad bacteria sa colon natin. Merong good bacteria and bad bacteria. Pagpalakain ka ng karne at matadamang pagkain, dumadami ang bilang ng mga bad bacteria. Yung mga bad bacteria na to, dito ang pinagmumula ng cancer sa bituka. At saka syempre, pagka nagkakaedad ka na, 50 anyos pataas, lumilitaw na po ang ganitong pangyayari, colon cancer. Kaya kailangan po ang sabi, tayo ay maging maingat. Mataas ang posibilidad na magka-cancer tayo pagka ikaw ay mahilig kumain ng matataba. Kaya kailangan po iwasan ito. At isa pa, pagkulang ka sa exercise. Kasi ang pagkakaroon ng regular na exercise, mababa ang panganib sa sakit sa bituka. Mag-jogging ka, mag-walking exercise ka tuwing umaga. Kasi po pag nag-exercise ka, mabilis gumalaw ang bituka mo, mas magandang mabilis mailabas mo yung dumi mo. Kaya kailangan po, regular dapat ang pagdumi mo sa umaga. Lahat ng kinain mo the previous day, after 18 to 24 hours,
idumi mo. Pag hindi mo na idumi, ang mga bad bacteria, magre-react sila doon sa fatty food na kinain mo, yung lechon baboy, yung mga matatabang kinain mo, magpo-produce sila ng carcinogen. At saka isa din po yung labis na katabaan, no? Nagkakaroon ng cancer sa bituka. Kaya kailangan daw po, huwag kang mag-overweight. Tsaka yung mga naninigarilyo, may panganib na mag-colon cancer. Di ba, minsan, ugaliin nyo pagkakain, naninigarilyo kayo, ugaliin nyo yun. Pati yung umiinom ng alak, mapanganib na magkaroon ka ng colon cancer pag mahilig kang uminom ng alak. Kaya inuulit ko, mag-regular exercise ka, nire-recommenda ito kung para maiwasan ang colon cancer. Kasi po, pagka nag-exercise ka, ang blood flowing, pinapabilis ang metabolism mo. Para sa ganon, nakakatulong ang exercise sa pagde-detoxify ng body mo, lumalakas ang immune system mo, at saka ito pa, naiwasan ang sobrang pagtaba. Kaya kung di kayo nag-exercise, tuwing umaga, simulan nyo na, walking, jogging, importante po yan. Isa rin po ang sabi nila, ang stress ay nagko-cause din ng colon cancer. Bakit? Paalala mo na sa ating activated charcoal. Alam mo, activated charcoal nakakatulong sa ating kidney para ma-filter out yung mga toxin and drugs. Bawa, kumain ka, habang kumakain ka, namantal ka, tapos nangati ka, hinika ka, di ka makahinga. Inom ka kagad ng activated charcoal, no? Malaking tulong ito. Pagka minum ka ng alak para maiwasan ng hangover, inom ka rin ng activated charcoal. Ito po'y nakakatulong sa mga drug overdose at food poisoning. Pag nalasong ka, na food poison ka, nagsukatai ka, inom ka kagad ng activated charcoal. Sa mga drug addict, nagre-rehab, ayaw mo nang tumikim, nagpaparehab ka na, nakakatulong activated charcoal para mawala yung addicting substance sa katawan mo. Nagpe-prevent din ito ng tetano, mga dog bites, no? Pag kinagat ka ng aso or nasugatan ka to prevent tetano, hugasan mong mabuti ng tubig at sabon at lagyan mo ng charcoal yung nasugat ko, tapos inom ka agad ng activated charcoal. Kasi po, ang pan-detox kasi ang activated charcoal, eh. Mayroong medicinal properties ito way back 1500s BC pa. Ito daw po yung panlaban sa infection at mga open wound para hindi ma-impact, para hindi ka magkaroon ng gangrene sa mga open wound, lagyan mo ng activated charcoal. At ito po'y available to sa ating opisina. Paano ba pagpunta sa Lagman Building? Open po Lagman Building natin every day except Saturday. Nandun po yung ating security guard, bagamat wala ako doon, i-open niya yung office sa inyo para pagbentahan kayo nitong activated charcoal natin. 450 po, isang bote, 100 ang laman. Punta lang po kayo doon at mabibili nyo ito. Paano pagpunta doon? Sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT station. Nasa baba noon, nasa kanto lang Lagman Building, nasa baba ang 7-Eleven, nasa third floor po tayo. Ha? Okay? Ito pong, kung nasa naman pa-deliver sa LBC, mag-message lang kayo sa Facebook. No? Sa Patnubay sa Kalusugan Facebook page ko. Sabihin nyo yung name at address at cell number para ma-deliver sa inyo itong product natin na to. Bakit ang sabi ko, ang stress, ang problema, pagkabalisa, worry, pwedeng mag-cause ng colon cancer? Diba lahat ng, pag na-stress ka, sinisikmura ka. Pag na-stress ka, bigla ka na nagsusuka. Alam mo, ang bituka natin ay punong-puno ito ng mga sensitive nerve, katulad ng ating utak. Katulad ng ating utak, yung ating digestive system ay nagre-react quickly, strongly sa stress. Kaya ang bituka natin ay tinatawag nating little brain. Marami siyang area of nerve. Merong maraming area, maraming nerve outside the head. Kaya yung stress, pag under stress ka, sinasabi mong meron kang butterfly sa tiyan. Pwede kang mag-cause ng constipation and diarrhea. Kaya nga po, ang iyong pag may problem ka, hindi smoothly ang paggalaw ng iyong digestive. Magkakaroon ka digestive problem pag na-stress ka. To handle stress, mag-calm down ka,
At pag nag-calm down ka, marirelax ang iyong digestive system. Kaya sabi, pag lagi ka na-stress, pwede ka magkaroon ng colon cancer. Kaya maraming factor kaya nagkaroon ng cancer. Isa po yung poor diet, stress, smoking, family history. Role yan sa pagkakaroon ng colon cancer. Kaya kailangan nyo po ng healthcare professional, magpa-colonoscopy kayo, magpa-check up kayo para malaman kung meron ka na ngang colon cancer. No, malaking tulong po magagawa itong ating activated charcoal sa mga may colon cancer. Alam mo, yung activated charcoal, sinasok up yung poison, nag-i-improve ang intestinal health mo, ang process ay tinatawag nating adsorption. Ito po, ito magandang antidote sa mga pagkalason at na-overdose sa drugs, activated charcoal. It is the isang global remedy, general detoxification, and intestinal disorder, ang activated charcoal. Kaya nga po yung amebiasis at itong HepaB, ito po yung meron silang connection sa ating intestinal disorder. Kaya itong activated charcoal, tinatanggal yung mga unwanted toxin, bacteria like HepaB, at saka yung amebiasis, mga nag-build up na mga metal build up, at ito po para magkaroon ka ng lakas, itry nyo po yung activated charcoal. Ang regular use po ng activated charcoal, natatanggal yung unwanted toxin from your body. At saka ito po ang activated charcoal, inaalis yung unwanted bacteria, inaalis sa sistema mo para hindi ito kumalat. Kaya po ang activated charcoal, pina-flush out all the toxic like mercury, copper, and lead na nai-imbak sa katawan sometimes taon na yon. Kaya nagkakaroon ka ng cancer sa loob ng iyong katawan. Ganon din po yung ating vitamin C. Nakitang vitamin C na nakikita sa pagkain tulad ng oranges, suha, papaya, at mga ito pong vitamin C na pi-prevent ang damage ng cellula cause ng mga free radical. Di ba napansin mo yung mansanas pag nangitim? Nilalagyan mo ng calamansi, di ba nawawala yung pangitim? Yung po ang vitamin C. Meron siyang nag-work with enzyme para mag-produce ka ng collagen. Kaya ayon sa kanilang pag-aaral, ang mga tumor, ayon sa testing nila, merong anti-cancer effect ang vitamin C. Ang vitamin C kill cancer cell. Kaya ito po ayon sa kanilang laboratory animal preclinical study session ng health professional version, yung high dosage ng vitamin C. To prevent cancer, huwag mo na hintayin na magka-cancer ka bago mag-take ka ng vitamin C. Tulad na sabi ko, ang colon cancer, the second leading cancer killer sa buong mundo. Kaya ngayon, ang vitamin C, ang sabi nga ganon, pinabababa niya ang pH level. Pagka-acidic ka, prone ka sa cancer. Kaya nga po, para ang immune system mo, ma-handle ang sakit na to, mag-take ka ng vitamin C. Available po yung vitamin C na to sa ating patnubay sa kalusugan. Inom pa yan twice a day. Kung may cancer ka, 3 times a day mo. 1,000 mg ang isa, 3 times a day mong inumin. Ang isang bote po natin vitamin C ay 650. Pwede nyo po itong order sa atin. Mag-message lang kayo sa FB. No? Pwede kayong pumunta sa Lagman Building. Mabili nyo itong ating vitamin C na to. Ang colon cancer po, ito ay isang lifestyle-related disease. Yung chronic dehydration, isang key risk factor. Nakita po ni Dr. Otto Warburg, ito ang sabi niya, ang underlying cause po ng cancer, yung oxygen deficiency sa mga sakit. Ang normal body natin, ang normal cell, nangangailangan siya ng oxygen for respiration. Ang cancer cell ay nasa-survive sila sa fermentation of sugar. Itong reason, ang oxygen deprivation, it leads to toxemia, accumulation ng acid, and other metabolic waste surrounding the cell. Ang toxemia, nagkakaroon po ng carcinogen ang katawan. Ang reason ito, due to the lack of water. Diba ang chemical symbol ng water? H2O, hydrogen, oxygen.
So, ang tubig, ito'y nakakatulong para hindi ka magiging acidic. Kaya, inom ka hanggang 3 litro ng tubig sa buong maghapon. Mas maganda po, alkaline water. Mas maganda po, minum ka ng kangen water. Maganda ito to prevent colon cancer. Ha? Kaya nga, pag kulang kayo ng tubig, maraming toxin ang hindi na pa-flush out sa katawan. Kaya para hindi pa na-flush out, kulang ka pa sa tubig, prone ka sa cancer. At saka isa pa, inuulit ko, magkakain tayo lagi ng prutas at gulay, importante po na gawin. Tsaka lesser ang red meat. Kasi ang red meat, nakita nila, nag-i-increase ang incidence ng colon cancer. Kaya po, ugaliin po ninyo laging makinig sa akin. Yung ating Sanchera oil, gamitin nyo itong panghaplos sa tiyan, panghaplos sa sakit ng ulo pag na-stress ka. Pagka kayo'y may sipon, may ubo, may sinusitis, namamalat, may stiff neck, may kabag, may dysmenorrhea, may almoranas, may rheuma, may arthritis, pinupulikat ka, may varicose vein ka, patay na kuko, alipong ang eczema, pigsa, allergy, kabalat, may kagat ng insekto, katikan ng kati, hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiran mo ng ating Sanchera oil. Ang ating Sanchera oil, ito'y magandang panghaplos sa ating katawan, pangalis ng sakit ng ulo at bara ng ilong. At available po yan sa atin sa Lagman Building, no? Pwedeng ipa-deliver din ito sa inyong tahanan. Okay, ugaliin niyo pong makinig lagi sa akin Monday up to Friday, DWBL 1232 kHz, Patnubay sa Kalusugan sa Facebook. Hanapin niyo po, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po ako sa akin YouTube channel, hanapin niyo yung Rose Alfonso. Subscribe kayo para mapanood niyo lahat ng aking lecture. Meron ongoing pong aming enrollment sa Patnubay Academy sa San Juan Noveleta, Cavite. I-enroll nyo yung anak, nag-offer kami ng kinder hanggang grade 10 para matuto sila ng mabuting kalusugan. At mga parents, kami po ay magpo-form ng health club sa mga magulang para matuto kayong mag-alaga sa inyong mga anak. Okay? Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thoughts. Ang sabi po sa food for thoughts natin, Titus 2:14. He gave his life, ito si Jesus Christ. Jesus Christ gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds. Ang Diyos, sabi, pinalaya tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Dilinis tayo, tayo kanyang bayan, at totally ay committed tayo na gumawa ng kabutihan. Alam mo, nung tayo po ay naging Christian, nakilala natin si Jesus sa buhay natin, na bago ang ating buhay. Ang attitude natin na masama, magkaroon na tayo ng good attitude. Sa previous life po natin, ay laging masama ang nating nagagawa, pero nung nakilala natin si Jesus sa buhay natin, ang ating iniisip ay tuwid na daan, sapagkat sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Ito ang ating pong lalakaran. Bilang tayo sa previous life natin, nung hindi pa natin kilala ang Diyos, masama ang ating inuugali. Pero nung nakilala na natin si Jesus sa buhay natin, nabago na yung ating takbo ng isip, ang ating pagsasalita, ang ating kilos, ang ating pananamit, ang ating pakikipag-ugnayan sa mga tao, ay naging malumanay na tayo magsalita, hindi na tayo magagalitin, hindi na tayo mapag-isip ng masama, at hindi na tayo judgmental. Tayo mapagpatawad na sa mga tao nagkakasala sa atin. Hindi na tayo nagtatanim ng sama ng loob. Lagi mong pinapanalangin ang gumagawa sa masama at natuto ka ng magmahal at magpatawad. Marami pong salamat. Nawa po ang pagpapala, ang patubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon. Magandang umaga po sa inyong lahat.